Ganito kalaki yung bahay, mga bago. Napasok. Pinaka CR ng ating kliyente. So makikita yung papakita ko sa inyo yung kanyang provision. Naka dual faucet sila. Ayan. Makikita nyo. At meron silang breaker dito sa loob ng CR mismo. So nandito na yung pinaka panel board. And then nakaabang na yung kanilang switch ng outlet. So, i-check pa natin yan kung pasok ba sa requirement ng ating installation yan ng water heater. So, simulan na natin para matapos tayo kagad. Napakabilis lang nito. Papakita ko sa inyo step by step. I-time-lapse lang natin yung ating ginagawa. Alright, mga paps. So, let's go. Gawin na natin to. Hindi na ito matuloy kanina dahil naiwan natin yung barena natin at thankful tayo dahil nakahiram tayo ng barena dito sa kapitbahay ni Sir, which is siya yung nagpahiram sa atin ng barena. At mamaya pupuntahan natin siya, mga paps. Ayan. So nakabuta sa tayo ng paglalagyan natin ng water heater. Tapos ilalagay na natin isa-isa yung shower. May shower dito, main shower at telephone shower. So, hintayin nyo rin, babalikan natin si ma'am sa nagpahiram sa atin ng barena. So, balikan ko kayo ulit, mga paps. Ipapakita ko lang sa inyo yung ating ginawa dito at usually naman yung ganito yung nakikita nyo sa akin na installation pagka gusto magpalagay ng rain shower. Ulitin natin yan para masundan yung ating ginagawa, isang rain shower bracket at diverter. Alam nyo na yung function yan, yung siniswitch lang yan. Kung gusto nyo ng telephone shower, ibababa lang tong switch na to. Yan. Kung gusto nyo ng rain shower, up nyo lang yan. And then, same pa rin naman yung water heater natin. Yun pa rin yun. Ang pinakamahalaga dyan, mga paps, itong in-install natin na electrical. Yan. So, 30 amperes na breaker. Tapos, yung ating wire is 3.5 mm. Tapos, yung ating nalagay na plug is 20 amperes. So, pasok sa kategory yung kanilang outlet. So, kaya po ng outlet nila yung electrical provisionary ng heater. So, ito yan, mga paps. Yan. So,
Mamaya, babalikan natin si Madam, yung nagpahiram sa atin na panay na. At first time kong maiwan yun, promise. At first time din na may tumulong sa akin sa ganitong sitwasyon. Kasi sobrang nakakahiya pagka may mga ganitong senaryo. Okay lang sa mga traffic. Minsan kasi, ano yan, reasonable. Pero yung may maiiwang ang gamit at manghihiram ka pa, is hindi kasi accepted yung mga ganong senaryo. So, ayun, kasalanan ko yun. It's my fault. At yun, talagang babalikan ko si Madam para magpasalamat. So, tara, balikan natin siya mga Pops. So, pupunta natin mga Pops si Madam. Hindi pa naman ako taga dito, kaya nakakaya. So bibili na lang tayo ng soft drinks. May poti na po. Dito lang? Ay ate, magkano po? 60 pesos. Thank you. Ma'am, salamat po. Hindi ko nakabili na po ako. So, pag-sensitiva daw yung nasa China ng Marina. Ano ang pangalan niyo, madam? Yan, nagmamanalin siya sa kanya. Hindi siya alam niya na. Mama, salamat po. Ay, patay ko na po. Okay na. 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 So mga Pops, yan lang yung kinaya natin dahil Gcash nagbayad si Sir eh. Kaya wala tayong pera dito na pang-cash. Ayan. So maraming salamat kay Ma'am Annalyn. So shoutout sa'yo. Buhay ka, sana dumami ka pa. Alright, bira.